patuloy po tayong maganda dahil posibleng maranasan natin ang epekto ng El Niño hanggang Hunyo. Kaya paalala ng gobyerno, sundin natin ang mga nakalatag na mga paraan upang makaiwas tayo sa mga sakit na dala ng sobrang init ang panahon. At habang tuloy-tuloy ang pagtugon at pagtulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng tagtuyot, pinaghahandaan na rin ang pagdating ng La Niña na posibleng magdala ng hanggang 13 bagyo sa bansa ngayong taon. Yan ang ulat ni Benji Durango. Ang kalbaryong init na ating nararamdaman, extended pa hanggang Hunyo. Sa unang forecast ng PAGASA kasi, pababa na sana sa last quarter ng buwan ng Mayo ang init. Pero continuation of the drought condition, ang kasagsagan po would still be now and May. And by June, it will taper off and the drought condition will still be experienced in 8 provinces by August. And although there will be rains during the month of rain, the near normal rainfall will be experienced by August. Kaya ang DOH hindi nagkukulang sa mga paalala para makaiwas sa heat-related illnesses. Huwag magbilad sa araw, nakakomportabling damit at uminom na maraming tubig. Ang importante, preventable siya. So if ever I hear reports na heat-related illness, dapat yan na-prevent mo. Yun yung message ko ngayong tanghali na there are ways to prevent heat-related illness. Kung maaari nga lang daw, ipapayo nilang maligo ng 3 beses isang araw. Kaya lang, pagtitipid naman ng tubig ang panawagan ng DENR. Dito sa NCR, 90% ng water supply sa Metro Manila nakaasa sa Angat Dam na ngayon na nasa 188 meters ang water level. Pero malapit na ito sa operational level na 180 meters. Kalahating metro ang bawas araw-araw. Hininaan na rin ang water pressure ng hindi natin napapansin para makatipid ng tubig. Yung mga pagkukumpuni ng mga water leaks natin, hindi rin na realize ng mga residente natin na yung mga water leaks natin, yung repairs nito, lalo na nung Holy Week na wala ng opisina, we did intervention measures there para mapagawa kagad yung mga leaks. Nasa atin na rin kung aabot pa sa tag-ulan ang natitirang tubig sa dam. Ang ilang probinsya tulad ng Ilocos, Bulacan, Zamboanga City at Palawan, unti-unti na rin natutuyo ang deep well. Kailangan na rin nating tulungan ang gobyerno para naman masigurado na patuloy yung supply ng tubig sa pamamagitan ng conservation. Ang mga taniman ang pinakamatinding naapektuhan ng El Niño. Lagpas 4 na bilyong piso na ang halaga ng nasirang pananim sa buong bansa. About 11 regions na po yung affected ng El Niño. The whole of Luzon, Cordillera, regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, and then sa Visayas, itong Western Visayas, and for Mindanao, Region 9, Region 11, and Region 12. Hardest hit ang Mimaropa at 1.7 billion. 78 bayan at lungsod at 4 na probinsya ang nagdeklara na ng state of calamity. Kasama sa bilang ang mga probinsya ng Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Basilan at Maguindanao del Sur na pinuntahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kamakailan. Naglabas na ang DA ng 2.16 billion pesos na ayuda sa mga magsasaka, pamimigay ng binhi at abono, irrigasyon at survival and recovery loan. Sinisiguro naman ang DOE na wala o panandalian lamang kung meron man ang power interruptions kahit pamadalas ang red alert dahil sa manipis na supply ng kuryente. Bukod pa sa nalampasan ng bansa, ang projected peak demand nito ngayong taon. And we surpassed our projection by almost 100 megawatts. We have projected some 19,917 megawatts of peak demand for this year. But last April 24, our demand peaked at 14,016 megawatts. Mas malala pa sana ang pinsala ng El Niño sa bansa, pero naiwasan dahil sa maagang paghahanda. Sa pagpasok naman ng La Niña, posible ang 10 hanggang 13 bagyo bago matapos ang taon. Benji Durango, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.